Mga kaibigan, this is Sonny. Welcome to my channel. Okay, ang ating namang topic is paano ba mag-estimate po ng materials para po sa electrical. Meron po tayong example dito. Ground floor lang po ang ating tatalakayin para malaman natin kung ilan po ba ang magagamit nating materials para po sa ground floor electrical. Okay, meron po tayo itong plano, electrical plan. At meron tayong legend, ceiling mounted light, resist light, wall mounted light, fan, okay, duplex receptacle outlet, telephone outlet, switch, dimmer switch, at saka door bell. Ito pong doorbell, isa po yung utility box, okay? Dimmer switch, isa pong utility box. Switch, isa pong utility box. Telephone outlet, isa pong utility box. And then, and duplex receptacle outlet, isa pong utility box. Okay, lahat pong yan is utility box. So, bibilangin lang po natin yung dami po ng receptacle outlet base po sa plano. Okay, tulad nito, 1, 2, 3, 4, 5, okay, 6, 7. 7 po na receptacle o utility box para po sa receptacle outlet. And then, sa switch, bibilangin po natin ang switch. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, okay, 6, 7, 8, siyam, okay, siyam na switch, siyam din po na utility box. Okay, meron po tayo itong wall mounted outlet. Okay, 1, 2, 3, 4, okay, 5, 6. So, 6 po na wall mounted light, utility box din po yan. Okay, gano'n lang po kadali. Okay, ang ating ating doorbell, isa pong utility box yan. Diyan po natin imamount yung ating wireless doorbell. Okay? And then, ito pong junction box. Okay? Kung anong dami po ng ilaw, yung po ang ating dami ng junction box. Okay? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay? 7, 8, 9, 10. Okay? 10 po na ilaw. Okay? So, meron tayong 10 rin na utility box. Ito naman nga fan is isa po yung junction box. Okay? Paalala lang sa bago tayo magbuo, so bago po natin ikabit ang ating junction box doon sa formworks. Okay? Dapat po yung thread ng utility junction box, tignan po yan. May thread po yan. Okay? Lagyan po natin yan o takpan po natin yan ng masking tape para hindi po pasukan po yan ng concrete. Pag pinasok po yan ng concrete, mahirap po tanggalin yan. May tendency po, pag tinanggal nyo ang concrete, sira po ang thread. Okay? So, nangyari na po yan sa akin, kaya alam po na ang sistema. Pag ako'y magkakabit po ng junction box, pag may buhos, lalagyan ko po yan ng tape para secured po yung kanyang thread. Dahil ang ating thread dito sa junction box is mayroon pong kainaan ang kalidad. Natatanggal po yung kanyang thread. Kasi naka-fuse lang po yan sa plastic junction box. So, mayan ang klase po yan. So, dito po is ating i-correct. Okay, dito sa WC, sa TNB, wala po yung exhaust fan. Okay, dapat po yan may abang. At least sinasabi ko na kasi dito is merong bad odor dito sa WC. Kapag kayo ay gumagamit yan, okay, meron po yung bad odor. Okay, so kailangan natin yung i-eject out from the room. So maglalagay po tayo rito ng, so estimate natin, dalawa pong exhaust fan. Yung kanyang diameter po is 6 inches. So, meron po tayong butas rito na 6 inches. Okay? Makakabili po kayo ng exhaust fan dyan sa Welcon. Okay.
And then, siling mounted pan, okay? Meron tayo itong fan, okay? Meron, ito is katumbas din yan ng isang Johnson box, okay? Sabalit dito sa ating master bedroom, hindi po nila na nalagyan po ng ilaw. So, lalagyan natin ng ilaw katulad po dito sa toilet and bath. Kaya tulad dito, okay? Lalagyan natin isa rito, i-plot natin isa, and then dalawa. So, dalawa po ang ating additional na junction box, isa pong additional na utility box, okay? Ito. Pero itong ano natin, itong ceiling fan is pwede nating i-delete yan. Tanggalin na lang yan. Baka bumagsak yan. So, bili na lang po kayo ng stand fan. Wag na po natin lagyan ng ceiling fan. Wag na po natin ng lagyan ceiling fan yan. And then, dito sa pader, okay, kung may balak po ang may-ari, maglalagay po tayo rito ng isa pong power outlet, okay? Para po sa AC, kung magkakabit po sila ng air conditioning unit, isa po dito, okay? Dito natin lalagay yung isa pong outlet, okay? Isa pong utility box yan, okay? Isa. Normally, kapag ang maliit ang kwarto tulad nito, is kaya po yung Warnus power. So, meron po tayo itong socket, okay? Diretso po yan, papunta sa panel board, okay? So, magkakaroon din po tayo ng panel board dito. So, bibili po tayo ng panel board, okay? Yung magandang klase, okay? Meron ako nagamit na European make o European made. Maganda po yun, okay? Ang gaganda kasi sa circuit breaker, kapag ang kanyang current o nasense po ng circuit breaker yung current o nagkaroon po siya ng high current, okay? At yan po is automatically magdi-trip at saka save po ang bahay. Kaya nga po, ang circuit breaker, it will break the line once the circuit breaker senses high current, okay? Kasi yung sensing device niya is kapag na-detect niya na high current, okay, nalampas niya yung kanyang rating, automatically meron niyang heating element, okay? Pag na-sense doon, iti-trigger niya yung circuit breaker na mag-trip, ikakat niya yung supply papunta po doon sa electrical appliances. Yan po ang kaganda po ng circuit breaker. Kaya for the safety ng ating bahay, ng ating family, kailangan po is maganda pong klase ang ating circuit breaker. Okay, ika-cut off niya ang power supply doon sa may problema na electrical appliances. So, alam ba, meron po tayong short circuit. Okay, bumigay po ang insulation ng wire dyan sa ating receptacle, ika-cut off po niya ang supply. Okay, ibig sabihin, nag-trip, nag-high current, o nagkaroon short circuit, trip po ang circuit breaker. Yung kanyang main, hindi po mag-trip kasi mayroon po siyang circuit breaker. Okay, yan po yung, kasi main circuit breaker, mayroon po siyang, ang tawag ito, branches of circuit breaker. Okay, bago po siya, hindi po siya mag-trip, ang mag-trip po ay yung circuit breaker na nakalot po doon sa main circuit breaker. Okay. And then, sukatin na lang po natin yung haba ng tulad nito, anong haba nito? Okay, haba yan. Halimbawa, itong apat na to is magsasama, including this one. Okay, this one. So, yung kable na D12, i-compute yung haba niya para malaman nyo yung initial estimate. And then, tatakbo dito sa main panel board. Itong dalawa naman, pagsamay nyo, takbo sa panel board. So, malalaman nyo kung gano'ng kahaba ng kable na D12 na gagamitin po natin. Ang D12 na kable is para dito lang sa AC at saka sa receptacle outlet. Okay? Tulad dito, meron po tayong socket dito para sa AC. Later on, takbo yan dito sa panel board. So, pati po yung haba. Whereas dito po sa ilaw, di 14 po yan na kable. THXN stranded. Okay? So, pati po yung ang haba ng kable. Wala ganyan. Including po sa switch, takbo yan sa panel board. Dito, takbo sa panel board. Okay, this one, takbo sa panel board. Okay. Also, this one, takbo yan sa panel board. Okay, lahat ng ilaw is kaya pong kargahin po yan ng isang circuit breaker o yung brands. Kasi ang circuit breaker is meron po yung rating na 30 ampere. And then, ang circuit breaker natin na main is 60 ampere.
Okay, so lahat ng ilaw is kaya po yan kargahin yan ng isang circuit breaker. Okay, yung ating AC, isang circuit breaker po yan. And then, itong dalawa, isang circuit breaker. Itong apat, okay, ani, 1, 2, 3, 4, 5, 6, isa pong circuit breaker yan. And then, dito po sa ating exhaust pan, isa pong circuit breaker yan. Ihulay na lang po natin yan sa circuit breaker po ng receptacle outlet. So, pag na-compute po ninyo yung haba po ng wiring, okay, huwag kayong bibili po ng tingi. Bumili na lang po. Diba, kung meron kayong 50 meter, bili na lang po kayo ng isang rolyo na 100 meter o isang pack. Okay? Huwag po kayong bibili ng tingi para makatipid kayo. Pag tingi-tingi kasi, hindi pwede yung dugtong-dugtong. Kasi tulad nito, sa socket, okay, ang cable nito, diretso, walang putol po yan. Okay? Takbo doon, papunta, tagi ito, papunta dito, okay? 1, 2, 3, 4, 5, and then takbo yan doon, okay? Yung itong dalawa ang magsasama lang. Ito, tsaka ito. Okay? So, ito, isang circuit, takbo yan doon sa main panel board. So, lima magsasama, 1, 2, 3, 4, 5. Isa po yung circuit, okay? Pangalawang circuit, 1, 2, takbo sa panel board. Sa ilaw lang is marami pong circuit. Kaso nga lang, kayang-kaya po yan kargay ng isang circuit breaker na 30 amperes. Okay, yung ating AC rito, isang circuit po yan. Okay, huwag tayong bibili ng AC rito na malaki. Okay, maganda. House 1 HP, kayang-kaya po itong kwartong ito. Okay, and then, meron po tayong exhaust pan dito. Diretso po yan sa ating circuit breaker. Okay, and then, sa circuit breaker is bibili po tayo yung magandang klase. Okay? Yung ano yan, dapat po yan is recess mounted o yung plus mounted. Okay? Para hindi po sagabal ang ating circuit breaker sa mudroom. Hindi pwede po yung wall mounted dahil sagabal po yan. Okay? Kung ikakabit po ng electrician, ang installation cost po niyan is 500 pesos. Okay, ang singil ngayon sa electrical work is per outlet 350. Pero kung kayo mayari ng bahay, madali lang po yan. Kung wala kayo ng labor, okay, siya ang taga-tik-tik, kayo ang taga-kabit, madali lang po yan. Tulad ng aking video na pinakita noon, ako lahat ang gumawa, mayroon lang po nag-tik-tik na labor para po takbuhan po ng flexible pipe, electrical pipe. Okay, labor lang pong gagawa, kayo na pong gumawa. Madali lang po yan, trabaho na yan. Para hindi po kayo singilin ng mataas, makatipid po kayo sa labor cost para po sa electrical. At ito nga palang flexible conduit. Okay, tignan nyo yung haba. Okay, ito pwede nyo tingin po yan. Ibig sabihin, kung 10 meters ang nakompute nyo ng haba, doble na lang po ninyo. Order kayo ng 20 meters. Okay, kung 50 meters po ang haba na estimate nyo, rough estimate, order po kayo ng 75 meters po na flexible pipe. Okay, ganun lang po kadali yan. Okay, itong pinapakita rito na bended, okay, naka-arc, pwede po yung diretso yan. Diretso na lang po ninyo yan. Diretso. Ito lang ito, naka-curve, okay, diretso po yan. Okay. Ito lang ito, yan, diretso yan. Papunta yan doon sa babaan po ng papunta sa switch. Okay. Kaya lang po kadali yan. Hindi po mahirap yan. Lahat po ng ganitong trabaho is madali lang po yan as long as mayroon tayong tiyaga na intindihin. Okay, mga kaibigan, that is only the first floor. Ay, ground floor. Okay? Ngayon, sa first floor, i-separate po ang kanyang panel board. Okay? Kaso nga lang, yung sa first floor, yung kanyang supply is magagaling po sa ground floor. Okay? Para maayos po ang ating electrical, kailangan po mayroon po siyang directory. Ibig sabihin, yung kanyang circuit breaker, identify po natin kung ano ang kanyang susuplayan. Yung supply galing papunta po ng first floor, dapat po yan, mayroong separate po yan na circuit breaker. Okay? Separate. Okay. Yan po is akit papunta sa first floor. Okay?
So, meron po tayong main breaker, meron din po tayong branches po na circuit breaker. And then yung supply po ng first floor is dyan po magagaling sa ground floor. Ang ating circuit breaker is dapat po yan 1.7 ang taas mula po sa finished floor line. At saka yan po is naka-flush mounted. Approximately yung ating panel board including the circuit breaker is possibly na around naglalaro po yan sa 7,000 para lang po yan sa house tulad po dito nakalaraan po dito sa ating tinatalakay. Okay, meron po tayong pahabol. Okay, dito sa electrical plan na ito is dapat po yan naka-indicate po yan yung entry point po ng ating internet. Okay, para wala na po tayong wala pong mga installation na naka-expose po sa pader. Okay, dapat po yan is nakasama na po rito yan. Dito nakasama na. Okay, kung ang ating living room is dito po. Okay, sabihin natin meron po tayong internet kasama po yung cable. Andito yung TV natin. Dapat po meron tayo itong outlet. Okay, para po sa cable. And then sa internet. Okay, alam mo, meron po tayo sa master bedroom. Meron din tayo sa living room. Dapat po yan is meron tayong abang para sa internet cable. Para wala po tayong wiring na nakalabas o naka-wall mounted. Kung meron po tayong CCTV na ikakabit, mag-abang na po tayo sa ating sa labas. Kung meron tayong provision po ng electrical CCTV, lagyan po natin ng supply. Okay? Mag-abang na po tayo. Christmas light sa labas, abangan na po natin. Okay? Yung external lighting sa first floor, abangan na po natin. Lahat po ng ating pwede natin iabang na po natin. Okay? Para wala na pong tiktikan. Okay? Kung pwede nga lang, maglagay kayo ng extra outlet. Okay? Extra outlet. Alam mo, magkakaroon po kayo ng provision po ng solar panel. Okay? Kasi meron tayong tagod dito, yung agreement between the owner kung meron siyang solar panel is okay, naka-link po yan sa Meralco. So abangan po natin yung mga embedded items o kaya embedded pipe para po sa solar panel cable para wala na pong tiktikan in the future. Ibig sabihin yung ating titiktikin later on is dapat po yan naka-abang na po para wala na pong titik-tikin sa pader. Okay, kasi matrabaho po yan. Okay, one time natin gagawin yan, andyan na lahat. Isipin po natin na lahat ng item is andyan na lahat. Wala na po tayong gagawin. Okay, yan lang po mga kaibigan. Thank you very much for watching.